Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. Meron na akong mga ibang mga video regarding sa lifeboat ng barko. Nandun yung kung paano paanda rin yung lifeboat, anong nasa loob ng lifeboat. At ngayon naman sa video natin, sa lifeboat pa rin, pero tungkol sa makina ng lifeboat. Ano bang itsura ng makina ng lifeboat? At kasama ko si third engineer para ipaliwanag kung ano ba mga maintenance weekly ang ginagawa niya dito sa lifeboat engine sa barko. Makina. Ito yung mga tinetesting ni Tercero. Saan ba yung tinetesting ni Tercero yan? Wala, chichikin lang. Para sa kotse lang. Tinan mo kung may cooling water. Cooling water yan ha. Meron. Green na. Green ba yan? Meron kasi siyang antifreeze. Antifreeze. Alam mo ba bakit may antifreeze? Para hindi maano. Ma-freeze. Ma-freeze nga eh. Para hindi mag-yelo. Kasi naka-expose sa environment to. Pagka negative sa labas, may possibility mag-yelo to. Pag pinandar mo, hindi na-andar. Pag dumaan tayo ng mga Antarctica area. Yeah. Eyo, langis. Ayos naman, nasa gitna. In the middle of nowhere. Normal. Normal yan. Normal. Ngayon, meron din siyang stern. Stern tube. Uy, stern tube. Meron siya sarili. Ngayon. Kailangan lang ito. At least puno lang. Ayan, doon pa siya. Anong klase lang siya? Ah, system oil lang na main engine nilalagay dyan. Wala ba mga transmission oil to? Ito, meron to. Kinetest, ayun na, kine-check din yung level nito. Pero pinaka the best naman ano dyan, kung wala naman nakikitang tulo, kasi ibang kulay yung langis dito eh, kulay pula. Pero, kung may labi sana tayo, bubuksan to. Wala ba na tayong labi? Wala akong dalang labi. Dito, labi. Meron yung tinan natin. Dito. Meron din pala yan, kompleto pala yan. May mga spare parts dito eh. Tignan natin, dapat may liyabi to. Pwedeng wala. Yan o. Oh. Ayun, may liyabi! Kasi hindi yung makapunta, sisirahin natin to. Sirahin natin yan kasi gagawin natin eh. Number 19. Buta ba't 18? Malay mo, hindi gumagana yung liyabi na yan. Hindi naman nila manalaman na tayo nagsira. Oh, labas na rin yung isa eh. Di ba? At yun, tigas, malay mo, hindi gumagana yung labi o hindi isakto, di ba? Kailangan, testing yun, pati yung labi. Uy! Yan o. O yan. Ngayon, ito yung hindi may paliwanag ng siyensya. Bakit may ganun? Ibig sabihin siguro niyan, ito yung normal level. Ngayon, pagka ano, ito yung high. Kaya siya na gano. Ah, kaya pala may groove. May groove. Hindi na lang nila ginuhit na lang na ano, isa pang guhit. Tinamad lang siguro. Ito yung middle. More or less, ito yung normal. Nandyan tayo ngayon. Ito naman siguro high. Yung high. Sobra. Yun na yun. Ano yan? Tapos nagbabayad ako sa kasa ng mahal. Para mag-maintenance, PMS ng kotse. Ayun, oil filter. Meron tayo oil filter. Oil filter. Ito, tamo. Oil filter. Kompleto. Fuel oil filter yan. Ito nga, fuel to. Fuel yan. Yung loop oil, loop. Yung malaki. Ito. Ayan, ano man to. Ito yung loop oil filter. Tamo, papalitan lang nila sa kasa to. Ganito lang din gagawin nila. Pwede na yung ito. Kasa pa yun sa kotse yun. Kulay itim dyan. Ito ko na oh. Ito. Yes. Fuel filter oh. Ayun eh. Low boil. Asan yung fuel filter? Ito. Ngayon. Hanapin pa natin yan. Hirap hanap yan ah. Oh. Dito yung linyada niya eh. Fuel. Ayun. Yeah, flashlight. Well the base. Para madaling makita. Sa manual. Sa manual makita yan. Eh sa mga kotse kasi wala kasing mga manual. Hindi nila pinapakita yung mga sikreto yun. Dahil yun, eh. Kailangan yun sa kasa eh. Pero yun yung linyada ng fuel. Para bayad na naman si Lick. Siyempre, lagi lang magbabayad. Andyan lang yun. Ayot na yun, andyan lang yun. Tingnan mo, simple lang. Oh. Fuel filter, oh. Ito lang yun eh. Mas mahirap pa yung mga fuel filter sa mga generator nito. Oh. Lalaki nun eh. Ito, ganito lang. Kaliit yung pinapalitan nito doon sa kasa. Kaso kubayad ka na. Change oil. Synthetic, mas mahal. Synthetic oil. Puro mahal lang lagi. Didrain lang nila yun, tapos palitan nila ng oil. Kita na naman. Pera na naman. Kaya bibili ako ng lifter eh. Yung inaangat yung kotse. Ah. Kung kapera, bibili ako. Hydraulic lifter. Para ito na lang. Oh, makikita mo rin yung galing doon. Pangarap ko kasi yung magtayo ng talyer. Kasi balang araw magkakaroon pa na ng kotse. Siyempre eh. I-hype man kita. Ipopost ko sa Facebook. May mga ilaw-ilaw yung kotse. Tapos may mga sound system. May GPS. May CCTV sa loob. May tracking system. Oh. Anti-kidnapping alarm.
Yun yung gagawin ko, plano, mga setup. Paano? Dead, dead ng wall. Pagka tumakbo, pindutin mo lang, mamamatay mamin. Ito, pag nag-testing ako, iniisa-isa ko yung battery. Kasi, pag lagi lang bot, hindi mo malalaman kung sino yung mahina. So, pinagsasalit ko sila kung sino yung nauna. Kasi yung nauna, sinicheck ko yung ilaw. So, additional load yan. Tamo yan, may ilaw na naman. So, cabin light, ayos. Direct na naman yung kasalanan yan. Search light. Ayos. Tapos, compass light dito, may green yan. Napakaliit, halos di mo makita. Ayun. Paggabi, makikita mo yan. Green, 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 green. Makita ng bulag, ah. Tapos, position light, nandun sa taas. Nila, nagbiblink yun. Position light. Position, tama yan, oh. Ayun, nagbiblink. In normal sense ng starting, pag malamig, tatagalan natin. Pero kahit mainit, okay lang tayo mag-preheat. So kahit na mga tatlo lang, 2, 3, okay na yun. Tapos, start na. Ngayon, dalawang paraan yung pag-testing ng engine. Isang low with load, tsaka isang naka-unload. Pag may load, siyempre, nakakapit yung shaft natin. Pero pwede mo yung disengage. Meron lang kasi tayong 3 minutes na margin pag mainit yung ano kasi kung pulling water natin, walang magpapalamig dyan. Meron yung suction sa ilalim, pag lumubog tayo sa tubig, ihigupin yun. So yung sea water, kita mo, bilis na mag-warm up, diba? Pero pag malamig yan, mabagal. Yung sea water, yung magpapalamig dito sa fresh water natin. Pero dahil wala tayo nakaangat, akin lang yun. So yung naginiiwasan natin na kailangan yung testing, saglit lang. Ito yung load. Walang load na testing. Ipindutin ko to. Tapos, ganun din. Naka-disengage sa ngayon yung ano mo, yung shaft. So, pag in-start mo yan, kung titingnan mo doon, hindi sumasama yung shaft. Wala, di ba? Pinindutan siya kasi, pre-release eh. Ito mo lang load. After, solid load. Huwag mo na pindutin nyo. Ito na yung may load. Okay. 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 Pero siyempre, ito yung pampara. Yun. Ayos ba? Ngayon. Testing. Battery number 2. Ganon din na sequence ang starting. Set mo, set mo yan. Ito. Pwede mo na siyang direkta. Create ko muna. Direkta na. Pwede mo preheat. Nasa sa'yo yan. Wala namang kaso yan eh. Kukonsumo ka lang ng battery. Ah, okay. Basta tanda ano, pag ano, tagalan nyo yung preheat ha. Pag malamig. Pag malamig. Pag in-start nyo. Sige, ngayon. Start mo. Neutral eh. Iyan mo muna eh. Engage mo ba? Paki-engage mo tapos feed in mo ulit. Tapos paikot-ikot mo yan.
mo sa stop position niya para lumubay. Stop, so stop. Stop, stop. Ito, ito, ito. Naka-preheat ka eh. Lagay mo sa stop. Yan. Good. Tapos, ito, huwag mo nga kalimutan lang na nilagay sa off position. Saka nang eksperto dito. Tapos, yun o. Oh. Finish. Finish or not. Pero in normal situation, start na kagad ha. Oh, start. Ginagawa lang natin to kasi ito yung trabaho ko. Itong mga testing na to, yung chine-check yung mga ganyan. Pero in normal emergency situation, oh, may sugat ako. Hindi mo na yung titestingin. Kasi kailangan mo maka-abandon agad. Kasi yun yung purpose. Kaya weekly tinetest ni third yan. Para ma-insure na more or less ready na yan anytime. Kasi pang mag-drill pala, bot lagi yung... Oh, yun kasi drill yun eh. Ang ano kasi ng drill is parang actual scenario na kailangan na natin umalis. Wala ka ng pakialam kung mahina isang battery. Kailangan umandar yung bote natin. Kasi once na lumubog yung barko, manghihigop yan. So ang gagawin, lalayo ka. Pag lumubog na siya, babalik ka dun sa position mo kasi nandun yung ano mo, last known position. Yun lang yun. Kaya normal emergency, start agad. Lagay mo sa boat, start. Wala nang mga pakimik eh, provision niya. Hindi na, pagkain eh. Baka, hindi ba yan yun? Hindi. Ano yan? Sa ito, kapila. Sa kapila, ganun din. Testingin ko yun. Pero pwede ka na ano kasi magre-reading kami ni. Uno. Alright. Isa ka na malapit na ano ngayon. Yun. Tune-in ka na. Isa ka nang tune-in. Tune-in ka na. Ano, bago na yan ah. Mas masarap yata yan. Pareho. Hindi pa ba expire to, Agnes? Bago yan. Hindi nakalaan. Masarap din yun eh. Pero hindi ganyan tsura. Validity, 3 years. 2019. Expiration, 2022. Yan. Masarap to. Masarap siguro to. Bago na pala yan sa ano, Citadel, marami. Tamo, warning oh, don't drink seawater. Flour, palm oil, sugar, maltose, food additives, ammonium hydrogen carbonate, sodium hard hydrogen carbonate. Delikado. Sodium, may asin na rin. Oh, kompleto. Wala lang siyang milk power. Right. Nutrition information. Ngayon, tubig, nandun sa kapila. Ito daw eh, water. Oh, di naman water. Bago na yan. Emergency drinking water na. Bago na dextrose. To. Dati bote. Ngayon dextrose na. Bakit doon to? Blood. Dugo blood to. Blood yata. Parang dugo ah. Bago, bago. Pinalitan siguro. 2020. Nila. Pinalitan nila yan. 2023 expiration. Bagong palit yan. Water. Water therapy. Yun na yan. Fire alarm pa pala ako. Fire alarm pa. Nakit sa kabila pa. So, dyan na natatapos ang video natin para sa lifeboat engine. At bago natin tapusin, syempre, as usual, mag-shoutout na naman tayo. At ang shoutout sa araw na ito ay para kina Nelson Santos, Joshua Rivera, Rene J. Tarub, Ken Gonzalez, at si Ramil Pagudar. So, shoutout sa inyong lima. So, sa mga hindi ko na shoutout, ganun lang ulit. Huwag kayo magsawa, mag-comment. At one day, balang araw, ay masa-shoutout ko din kayo. So, paano mga kalegi? Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe sa channel. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe hanggang ngayon. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Paalam!